Hi Aries! So, Tuesday na po ngayon. Tingnan natin ano yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Kamusta ba ang Monday ninyo? Ayan, gumising ba kayo ng maaga? Aga niyong nagising, ano? Gusto ka na nga din pala ng mga bata. Kahapon. So, tignan po natin. Aries, ano yung mensahe for you? Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Aries? Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng sumusuporta dito sa aking channel at doon sa aking second channel, Tarot Intentions by Aliana Ray. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo doon sa ating second channel. So, soon magpa-free yes or no reading ulit ako dito. And by the way, hindi nga po pala ako nagbibigay ng free yes or no reading privately. Dito lang po yan sa ating channel, sa ating community. Kasi kapag private, may bayad po. Okay, so huwag na po mag-message yung iba. Ayan. Kasi madami po nagme-message, actually. Dito lang po ako nagbibigay ng free yes or no reading. So, meron tayo ditong number 17. Farewell to the moon. Appreciate and enjoy the lunar lights and cycles. So, some of you are very fascinated about moon's astrology. Okay, so ngayon, magaan lang po yung aura or yung emotions ninyo, Aries. Ayan, maaring hindi kayo naapektuhan. Minsan kasi diba pag full moon, it's either mabigat yung pakiramdam nyo or malungkot kayo or para naman kayong, para naman kayong sinasabihan na. Sa sobrang gaan ng inyong pakiramdam. So, parang naaapektuhan kayo every phases of the moon or every full moon. So, tingnan pa po natin ano pa yung mensahe sa'yo. Pagdating naman po sa career ni Aries Spirit Guide, kamusta naman po ngayong araw? Okay. Spirit Guide, either may sisipa sa inyo, hindi ko alam eh. Pati yun yung nakita ko. Or may tatabig sa kamay ninyo. Diyan sa trabaho. Tignan po natin, Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin for Aries? So, ito nga palang green candle natin ay for prosperity, wealth, good luck, money, magic. Meron tayo ditong the Empress pagdating sa trabaho. So, magaan lang din naman po yung trabaho ngayon para sa inyo. And very hands-on po kayo. Or kailangan nyo maging hands-on. Yan yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Diba? Queen of Cups. Ayan. Kung ano man po yung mga regrets ninyo, yung mga hindi nyo nagawa sa trabaho, nitong mga nakakaraan. Ngayon, mapagtutuunan nyo na po yan ng pansin. So, meron na kayong enough time para gawin yung inyong mga trabaho or yung mga nakaligtaan ninyong trabaho. Ayan, so walang masasayang na oras sa inyo ngayon, Aries. Tignan naman po natin pagdating naman sa finances mo. Aries, kamusta naman po yung finances mo? Spirit Guide, kamusta po yung finances ni Aries? Meron tayo ditong 7 of Cups. So madami po sa inyo, madaming blessings na nare-receive kayo, Aries. Pero suriin nyo din pong mabuti. Huwag kayong tanggap lang ng tanggap ng mga blessings. Ayan, kasi baka mamaya madehado pa kayo dito. Actually, ayan o, diba may rainbow tayo dito. So, rainbow kasi means blessings. So, madaming blessings po talaga para sa inyo. Some of you is, kung naghahanap kayo ng trabaho, madami ding available sa inyo. Yun nga lang, kailangan nyo lang din talagang suriin. 7 of Cups. Pwede rin po na madami kayong pinagkakagastusan ngayon. So, yes, tama, madaming gastos si Aries ngayong araw. Pero, ano naman eh. Kahit madami kang gastos, ano mo naman, balance mo naman yung iyong kaperahan. Or alam mo naman yung limit mo. Ayan. Pwedeng may marireceive kayong bag ngayong araw. Pwedeng bigayan ng kaibigan ninyo. Or pwedeng kayo yung bibili para sa inyong sarili. Tignan po natin, Spirit Guide, pagdating naman sa business ni Aries, kamusta naman po? Meron tayo ditong Ace of Wands, maganda po yung business mo ngayong araw. So, yun nga lang talaga, kailangan mong maging hands-on dito. And, fight lang ng fight, Aries, pagdating dito sa business mo.
Pwedeng meron kang bagong stocks na darating ngayong araw. Pwede rin po na meron kayong bagong nakakausap na supplier. Basta this is about supplies and demand pagdating dito sa negosyo mo. So alamin mo ano ba yung kailangan ng mga tao ngayon. So iba sa inyo, ayan o, oh, diba madami din kayong available na pagkakakitaan. So diba, uso ngayon yung mga school supplies, ayan. Or baka malapit kayo sa, yung bahay ninyo is malapit sa school. O di magbenta kayo ng mga laruan, ng mga snacks, at ng mga gamit sa schools. Ayan, mabenta siya ngayon. So mag-isip kayo ano ba yung kailangan ng tao ngayon. So parang idepende nyo sa season kung ano ba tong negosyo ninyo. Kung flexible yung negosyo nyo, ha, ganun yung gawin ninyo. Pero syempre kung meron naman kayong ito lang talaga, ito yung focus nyo na isang bagay na ito or isang industry na ito, di dun lang kayo mag-focus. Basta ibigay nyo lang yung best ninyo pagdating sa inyong negosyo. Tignan naman po natin yung love life mo, Aries. Love life po ni Aries Spirit Guide ngayong araw. Meron tayo ditong Ace of Cups. So bubuhos ang pagmamahal, bubuhos ang emosyon pagdating dito sa inyong relationship. So ano lang talaga, yun, tama. Huwag kayo magpadala sa emosyon ninyo kasi baka mamaya maging, yung pagmamahal na to ay maging sagutan pa. Instead na magkaintindihan kayo ng person mo, ganun. So, pwede rin po na may magko-confess sa inyo. Pwede magkakalakas ng loob yung taong yan. Tignan natin. Meron tayo ditong heart with the key. Tama, mukhang meron magko-confess po sa inyo, Aries. Pwede rin na may mga taong nagbabalik sa life ninyo. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. So, pwede po na mag-meet kayo ng person mo. Ayan, ngayong araw. So, kung ano man itong mga tampuhan ninyo or ano man itong mga hindi nyo pagkakaunawaan, maayos siya today. Ayan, wag lang talaga kayong padadala sa sobrang emosyon ninyo. Okay, yan lang po yung mensahe sa'yo, Aries. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Leo, eto naman po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw ng Martes? Meron tayo ditong dreams, vivid dreaming, dream messages, dream teaching. So weird ba yung mga panaginip ninyo these days? Ayan, so may mensahe po na binibigay sa inyo si Universe. Meron siyang gustong iparating sa inyo, number 23. So, mas maganda po ilista ninyo, inote ninyo kung ano itong mga panaginip ninyo. Kasi meron kayong mga halagang panaginip, Leo, na pagkagising ninyo, ilang seconds lang nakakalimutan nyo na. Meron din namang mga araw na yung panaginip ninyo, tandang-tanda ninyo. So, alamin mo ano ba yung nararamdaman mo habang nananaginip ka or habang nandun ka sa panaginip mo. Kasi, Meron nga talagang itinuturo sa iyo si Universe. Meron siyang gustong ibigay sa iyo na mensahe at true dreams niya 'yon binibigay sa iyo. So tingnan po natin ano pa yung mensahe sa iyo, Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin for Leo ngayong araw pagdating sa kanyang career? Pagdating po sa career, meron tayo ditong 9 of Pentacles. So mabe-very good ka dito sa trabaho ngayon, Leo. Madali mo ding matatapos yung mga trabaho mo. So parang may time ka dito para mag-umidlip, mag-relax ngayong araw. And also, some of you po may marireceive kayo na gifts. And merakakita din ako dito na yung iba sa inyo, kahit nandiyan kayo sa work, mukhang may marireceive kayo na package. And I don't know kung ano yung package na yon or kung kanino yun galing, basta may marireceive. Pwedeng hindi sa inyo yon pero may darating na package. Yun. Maganda po yung career mo, ayan o. Yung iba naman sa inyo, pwedeng malapit na kayo mag-retire dito sa trabaho nyo. Tingnan natin yung finances mo. Spirit Guide, finances po. Meron tayo ditong 9 of Swords. Pagdating naman sa finances mo, actually, yung iba sa inyo, na-stress kayo kasi kulang kayo sa pera. Meron namang iba dito dahil sa dami nyo namang pera, hindi nyo naman alam kung saan ninyo gagamitin. So, nai-stress kayo kasi... Ah, na-stress kayo, Leo, kasi na-stress kayong magkamali.
Okay, natatakot kayo na magkamali. Pagdating dito sa inyong finances, maaaring napagdaanan nyo na to before na tuwing nagkakapera kayo, kung ano-ano yung binibili nyo, tapos ang ending, kayo yung mahihirapan dito. So, iba sa inyo, parang nagkaroon na kayo ng trauma dito na pag may pera kayo, hindi nyo alam kung saan nyo gagastusin, or may mga time siguro na parang ayaw nyo nalang gastusin kasi ayaw nyo nang bumalik dun sa time na naghihirap kayo. O yung ayaw nyo nang maranasan ulit yon. Kaya nag-iingat na kayo dito. So, yun lang yung nakikita ko. Pwede rin naman yung iba sa inyo. Baka ito, true dreams talaga, may sinasabi sa inyo sa universe at about yun sa pera mo. Na-stress kayo dito. Or baka po yung iba sa inyo, meron kayong insomnia. Hindi kayo makatulog. Kakaisip sa pera ninyo. Kaka-overthink. So, hindi ko alam kung meron ditong nagkikrave ng puto bumbong. Baka meron naman dito buntis. Meron dito buntis. Tapos, natatakot kayo na baka meron dito nakaranas na ng miscarriage. So, natatakot po yung iba dito, Leo. So, ang gawin nyo lang, syempre, magpa-check up kayo. And if required na mag-bed rest kayo. Sundin nyo po yung OBGYN ninyo. OBGYN ninyo. Tignan natin. So, ayan, pwede rin na-stress lang talaga kayo sa mga gastusin. So, iba-iba kayo ng dahilan ng stress na nararanasan, Leo. Tignan natin pagdating naman po sa business. Meron tayo ditong 4 of Pentacles. Yung business mo po, pag-grow talaga siya. Tignan nyo, nahihirapan din kayong gumastos dito pagdating sa career, sa business ninyo. So, pwedeng meron kayong mga kailangan na equipments, pero dahil, sabihin natin, kunwari may nasirang blender. Yung blender na yon, instead na bumili ka ng bago, ipapaayos mo na lang siya. Kaya lang kasi, tuwing pinapaayos mo siya, ilang saglit lang, or ilang sabihin natin, weeks lang yung tinatagal, papagawa mo na naman siya ulit. So, parang nagtitipid ka talaga dito instead na bumili ka ng bago para mas mapadali yung buhay ninyo. Hanggat kaya pa nung isang bagay na to, nung machine na to, is gagamitin mo siya. So, you will use out, parang imamaximize mo talaga yung kakayahan o yung gamit dun sa isang bagay na yon. Hanggat hindi talaga siya bumibigay ng todo, yun pa din yung gagamitin mo. So, nagiging matipid ka dito, nagiging wise ka pagdating dito sa iyong business. Madami pong perang papasok, so ingatan nyo talaga, Leo. Ayan, tignan naman po natin. Pwedeng napapaginipan mo na yan yung ganda nung ng business mo. Tignan natin. Mukhang ang gaganda ng mga panaginip po ng iba sa inyo. Love life naman po ni Leo, Spirit Guide. Kamusta po? Meron tayo ditong 10 of Wands. Pagdating lang sa love life mo is nai-stress ka. Bakit ka nai-stress? Spirit Guide, bakit po nai-stress si Leo pagdating sa love life niya? The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth, okay? Kasi mukhang ikaw yung nagdadala dito sa relationship ninyo, Leo. So, parang sabihin natin, isip pata, may pagka-childish yung person mo. Kahit na nasa right age naman na siya. So, tama, ikaw yung nagdadala dito. Parang ikaw yung laging umiintindi sa person mo. Kaya parang nabibigatan ka na dito. Parang dumadagdag pa siya sa stress mo. Pero, ayun nga, mukhang kailangan mo lang siguro talagang i-guide yung person mo. Yes, hindi ka lang niya lover. Hindi lang kayo magka-relasyon, kung hindi, baka guidance counselor ka din niya. So, guide mo tong person mo kasi naman maligaw siya ng landas. Ayan, maaaring may trauma kasi ito na naranasan. Kaya din siguro ngayon lang siya nakakapag-enjoy sa life niya. Ngayon lang niya nararanasan yung mga naranasan niya, nakasama ka. Ganun. So, kailangan dito is malalim na pag-unawa. And syempre, kailangan maganda yung inyong usapan. Yan. Pwede rin na ngayon, ikaw yung nagdadala ng relationship ninyo para sa inyong mga pangarap. So, yan lang po yung mensahe sa'yo. Leo, maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi, Sagittarius. Ito naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw ng Martes. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tingnan po natin ano yung mensahe sa'yo. So meron tayo ditong divine sensuality, making love erotica.
So, madami siguro sa inyo, mataas yung libido ninyo or yung sex appeal ninyo ngayong araw. Number 22. Ayan, pwede rin na may namimiss kayo. Or very attractive kayo sa mata ng ibang tao. So, ingat lang kayo kung nagko-commute kayo. Kung madami kayong tao, baka po kasi mamaya is mahipuan kayo. So, maging alerto kayo, Sagittarius, lalo na sa mga babae dyan. Kahit mga lalaki nga ngayon, diba? Parang wala na pinipili yung mga manyak. Ay naku, kaya mag-ingat kayo. Spirit guide. Ano po yung mensahe natin for Sagittarius? Sagittarius, tsaka ito, may nakita ko, parang pabiro lang yung mga hawak-hawak sa'yo ng taong to. Pero actually, iba talaga yung may hidden agenda siya. Okay, so kahit mga friend mo yan, ganyan, tapos yung kunwari, kikilitiin ka, kukurutin ka, hahampasin yung puwet mo, yung mga ganyan ba, huwag kayong ano, kasi mamaya na, nanghihipo lang yan eh. Oo, pero depende, kilala nyo naman yung person na yun. Ace of Wands, pagdating sa trabaho, so ganadong-ganado po kayo ngayong magtrabaho. Parang iba sa inyo, gustong-gusto nyo nang umuwi agad-agad. Ayan, baka may namimiss kayo pag nasa bahay. O kaya yung person mo, baka nasa bahay siya ngayon. O kaka-uwi lang niya, baka nag-vacation. So parang ikaw, atat na atat kang umuwi. Ayan, para madami kayong me time. Ace of Wands, so maganda naman po sa trabaho ngayon. Madami kayong uumpisahan na trabaho. So, maaaring natapos nyo na yung mga binigay sa inyo nung nakaraan. Tas ngayon, another task na naman po ito. So, oo, gustong-gusto mo naman yung ginagawa mo pagdating dito sa trabaho. And alam mo naman yung ginagawa mo. So, wala ka naman po magiging problema ngayon. Tingnan naman po natin yung iyong finances. Okay, pagdating sa finances, meron tayo ditong 3 of cups. Some of you, parang meron may taong naghihintay ng decision ninyo, Sagittarius. Pwedeng mga kaibigan mo to, hindi ko alam kung nagbabalak ba kayong mag-business or kung ano ba tong binabalak ninyong gawin. Basta, this involves money. So, parang hinihintay na lang ng mga ito yung confirmation mula sa'yo. Parang ganun, yun yung nakikita ko dito. So, medyo may gastos talaga ito. Basta usapang pera to. Pwede rin po na may celebration kayo na gagawin. Hindi ko alam kung sino yung magbabirthday dyan sa inyo. Pwedeng anak mo, nanay mo, tatay mo. Basta may celebration po kayo na pupuntahan. Or kayo yung punong abala dito. Tignan po natin yung business mo. Meron tayong Ace of Swords. Ang ganda, Ace of Wands and Ace of Swords pagdating sa iyong career and business. Napakaganda po nito. So, ayan o, may malaking pagbabago pagdating dito sa iyong business. Mas makikilala siya. Alam mo yung dati, tatahimik lang yung business ninyo. Ngayon, magkakaroon na siya ng name. Makikilala na siya. And yan o, madami po kayong clients na madami kayong clients na mabibigyan ng inyong service ngayong araw. Pwede din po yung some of you ay opening yata ninyo ng inyong business. Ayan. So, tuloy-tuloy lang ang pasok ng pera dito sa business mo. Kailangan lang talaga is maging clear ka about sa iyong goal. Bakit mo ba tinayo yung business na to? Okay? Ano ba yung agenda mo? Basta be clear about sa inyong mga dreams, sa inyong mga gustong mangyari pa dito sa inyong business. Tignan po natin yung love life mo. Meron tayo ditong the Hanged Man. So, meron dito nagdadalawang isip. Or pwede yung person mo, sabihin natin, kung nagsimula kayo, yung relationship ninyo is parang ano lang, katlokohan lang, pwedeng sexual lang. Pero ngayon kasi parang natatauhan yung person mo, maaring mas lumalalim yung nararamdaman niya sa'yo dito. Maaring naisip niya na madami na pala siyang sinacrifice dito sa relationship ninyo. Bakit hindi pa natin seryosohin? Pwedeng ikaw yan. Pwedeng person mo. So tingnan natin. Spirit guide, mensahe po natin kay Sagittarius.
So, Cupid's arrow. Naku, tinamaan na talaga to sa'yo. Pero medyo may nag-hesitate pa dito. Have faith, love is coming, surprise invitation or meeting, hesitation. So, mukhang nag-iisip-isip ngayon yung person mo, Sagittarius. Ano bang gagawin niya dito sa relationship ninyo? Okay? So, seryosohan. Sa seryosohan to, mapupunta. Yun yung nakikita ko dito. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel. See you again on my next video and more blessings to come. Bye-bye!